Hi everyone! Welcome back to my channel. So dito tayo kasi mainit. And meron akong isha-share sa inyo because I recently found a way na ma-convert yung G-credit nyo into cash. And I think this is legit because yung tool na to ay gumagamit mismo ng G-credit as a means to cash in. So yung good news dito kasi wala po siyang minimum. Yeah, wala po siyang minimum payment. So hindi tulad ni CIMB na kailangan, you know, meron na siyang minimum na 3,000 pesos. So ito kahit na 200, 500, pwedeng-pwede po siya, guys. Ngayon, kung wala kayong CIMB, pwede niyong gamitin si coins.ph. At guys, please, since medyo marami-rami yung steps, let's jump right into it. So yung first is, syempre magla-login ka dun sa coins.ph and just to play safe, mas maganda na verified din po yung coins.ph nyo. And you know what I mean when I say verified, di ba? So dun sa dashboard, kasi nag-iba na po yung dashboard ni coins.ph, click nyo lang yung cash in and then scroll down, punta po kayo ng Palawan Pawn Shop. At i-click yung Palawan Pawn Shop and then lagay nyo yung amount na gusto nyong i-convert, quote-unquote, or i-cash in. Lagay nyo doon. And then, yung biller or yung facility po na ginagamit dito ng Palawan Pawn Shop is Dragon Pay. And then, ilalagay mo yung recipient email address. Siyempre, yung email address mo rin yun. And then, notes. Optional na rin yan. So, pagkatapos mo ilagay yung amount, yung sa akin for the purpose of demo natin sa video na to, nilagay ko po 500 pesos. So, ayan. So, kung hindi umabot ng 3,000 yung nasa G-credit nyo at gusto nyo siyang i-convert sa cash, pwede nyo gamitin si coins. Pero guys, take note ha, na meron po itong fee na 25 pesos. At tandaan nyo yan kasi I have a comment about that later on. So, meron pong fee. So, 500. Hindi lang po 500 yung ika-cash in nyo dito or kukunin nyo sa G-credit nyo nito, kundi 520. So, 500 plus 25 na fee. Kung magka-cash in ka man ng 200, so may 25 na fee. Kung 1,000 man, may 25 na fee. So, yun. May plus 25 siya. Kumbaga, just click next. And then, ayan. Sasabihin niya ulit sa iyo na magka-cash in ka ng 500, may fee po na 25. So, total na babayaran mo for this transaction is 525. So, just click continue at yun, lalabas po yung page kung saan ito na yung instructions. Tapos, yung gagawin mo dito is kukunin mo po yung reference number. So, take note, magsisend din po siya sa email mo ng instructions na yan kasi hindi ko po na-scroll, hindi ko na-screenshot yung scroll down na yan, yung instructions sa baba. Punta ako ng email ko kasi andun po sa email yung same instructions then. Andun sa email ko yung same instructions then. So, dun ko nakuha po yung reference number. Yun po yung tatandaan or ika-copy nyo po. Kasi pupunta kayo ng GCash and then pupunta kayo ng pay bills. Ayan. Sa GCash, punta kayo sa pay bills. Tapos, dun sa biller, itatype nyo po yung Dragon Pay, 'di ba? Kanina nakalagay Dragon Pay. So ita-type niyo or i-search niyo po si Dragon Pay. I-click niyo 'yan kasi kita niyo si Dragon Pay accepts G-credit, G-insure, bill protect. So 'yon. So G-credit. 'Yan. So mukhang ano mismo nagsabi, tumatanggap siya ng G-credit. Kaya i-click niyo si Dragon Pay pagkatapos noon. Ay, ilalagay nyo po yung reference number sa next page, yung amount na ika-cash in. Remember, yung ika-cash in nyo po, yung total na ilalagay nyo dun is 525 kasi kasama na dun yung fee, hindi po 500. So, 525 plus the reference number and then your contact number, your email. Tapos, nasa inyo na yan, kung i-click nyo sa baba yung protect your bills now. Yung ganon. Kung gusto nyo, i-leave nyo. Kung gusto nyo, i-check nyo. Pero may additional po siyang 4.60 para siyang insurance. Anyway, so let's continue. Just click next. And then, next page, papipiliin ka niya kung ano bang gagamitin mo sa pag-cash-in. Kung yung GCash ba or G-credit. Siyempre, pipiliin natin yung G-credit. At yun, ikiklik ko lang yung next. At mababawas po yung 525 dun sa G-credit ko kasi mapupunta po siya dun sa coins.ph. Kaya yun, i-confirm lang yung transaction. Pagkatapos mo i-confirm yung transaction, kaya yun, meron na po siyang payment received, yung bali yung proof na na-complete na yung transaction. Magte-text din si Coins na meron siyang natanggap na 500 at i-check mo sa dashboard mo, kaya yun, meron kang 500 na natanggap from G-credit. Now, take note guys na kasi from Coins, itong si Coins, kung gusto mo siyang i-withdraw sa cash, o syempre, ililipat mo,
nasa inyo na kung from coins, ililipat nyo siya sa Paymaya, sa Grab, or sa GCredit nyo para ma-withdraw nyo siya as cash. But take note guys na sa pag-transfer po from coins.ph sa pag-cash out sa papuntang GCash, meron na naman siyang fee na 10 pesos. So just by converting a particular amount, yung fee na babayaran mo is 35 pesos lahat. Not to mention na pagdating ng bill date mo, meron ka rin babayaran kay GCredit. So yun naman kung gusto mo siyang gawin o hindi, just so you know na meron pong ganito. So ito po yung difference nila ni CIMB kasi sa kay CIMB, 10 pesos lang po yung fee niya. At na-link na rin kasi si CIMB sa GCash mo, kaya yung from CIMB papuntang GCash, wala pong fee. Ito, may fee siya, 35 pesos, yun yun. Pero, wala naman siyang minimum. So, yun, that's it guys. So, meron naman tayong nahanap na legit na paraan sa paggamit ng ating GCredit para i-cash in po siya. So, I hope na, I'm not just sure though kung nag-work po siya sa GGives kasi wala pong... GGives ko ngayon is max out so hindi ko alam kung mag-work sa si GGives. But at least guys, it works for GCredit and I really hope na na-appreciate yung video na to. Ah, ang init kasi it's about to rain. Kaya mapaang. So, I'll end this video and I hope to see you again on my next one. Bye-bye!